Okay guys, so medyo napatakbo ako ng very life kasi may brochure yun, ayan o, may brochure na ganyan dun sa room. So sabi may skybar daw sa taas. So ako naman, makita ko ng 6th floor. Tapos pag-akit ko ng 6th floor, ayan, yung elevator lang kang 4th floor lang. Tapos yung 5, 6, kailangan mo nang abdanin. So makita ko ng 5, maliwanag, makita ko ng 6. Pagdating ko dun sa 6, parang medyo scary. Medyo scary. Kaya tumakbo ko, bilis ko tumakbo na lang. Sabi ko, why? Yung takbo ko hindi pang Lidia de Vega. Pang Lidia de Vega yung takbo ko talaga. Teka na, magbabawi muna ako ng hininga kasi hiningal ako dun eh. Anyway, welcome to CM Rep. Maglalaboy muna tayo ngayon. And also dinner. Pero tignan nyo, eto siya oh. Ayun oh. May naka-open naman yung nakalagay Sky Bar. I don't know kung nakikita nyo ba sa yan. May nakalagay na Royal Crown Sky Bar. Pero pagkakit mo kasi dun, wala eh. Kalakad na tayo. Pero dapat di tayo masyado nagbablog kasi baka hindi ko makita yung tatawiran ko. Pero ayan, kaya rin naman. Jaywalker East! So, eto, andito tayo sa rotunda. Nawala na naman ako sa frame. Medyo lalayuan ko kasi may pagkatanga tong ano eh. Lagi na lang nakasunod sa mukha ko eh. Kahit tinatanggal ko na yung face tracking. O, ayan. Punta tayo ngayon dito sa... Hindi yata ako dito, wait nga. Kasi alam ko hindi ako dito eh. Doon ako sa kabila. Okay, so hindi ako dyan. May tulay dyan pero hindi ako dyan. Doon ako sa kabilang tulay. Ayan. Doon ako sa kabilang tulay kasi dadaan pa ako ng night market. Yung artsy-artsy na, anong pangalan nun? Siem Reap Art Center Night Market. Ang ganda rito, tignan nyo guys. Ayan yung mga night stalls. Tapos dun sa kabila meron din, ayun o. Ayun. So ngayon, ito lang muna tayo. Ayan, hindi kayo magugutom dito kung pupunta kayo ng Siem Reap. Ayan. At saka ano naman siya, hindi siya mainit. Pero kanina umulan eh, dun sa nasa bus kami on the way here. Medyo umulan ulan. So titingin tayo dito kasi nabasa ko lang sa ano, sa mga reviews na parang kung merong ka daw bibilhan ng pasalubong, dito ka daw bibili. Although hindi naman ako bibili ng pasalubong ngayon dahil maliit lang yung bag ko, hindi ko balak magbit-bit ngayon. Magbibili tayo ng pasalubong siguro mga Friday bago tayo umalis dito. So, ayan nga siya. Chinek lang natin kung nag-exist. Kung nag-exist. Ayan siya. Oh. Tingnan lang natin ng mga paninda. Tapos, dyan na dadaan sa bridge na yan. Pero, chinek lang natin ito. Oh, no. Hello! So, ayan. Tingnan. So mamaya, by siguro Friday pupunta tayo dito. Chinek lang natin kung ano yung mga, meron din mga ano, mga designer. May silk scarf. Hindi na naman ba ako ng sandal? So
So at least alam na natin kung saan tayo mamimili. Ayun lang. Babalik na ako. Okay. So, babalik na tayo. Doon tayo sa kabila naman. Pupunta tayo ng Pub Street. Hindi pala, pupuntahan natin yung hinahanap kong sack yant. Ano tong mga flag na to? Ay, ASEAN flag. O, bakit? Ayan o, may Philippines. Kita nyo ba? Ayan o, Philippines. Represent! So, ayan. Diyan tayo sa Friday. Ngayon, punta muna tayo dun sa Pub Street. Marami ring afam dito. Kung gusto nyo mag-afam hunting, marami. Kala nyo lang wala, pero marami. Nakita ko sa, diba? Manawa kayo. Hala, ang cute nito. Manawa kayo. Ang dami. Hala, ang ganda nitong bridge na to. Oh. Bakit? Ang cute. Eto, pantao lang. Yung kanilang dadaanan dapat natin. Ayun. Pansasakyan. Ito pang tao lang. So, dito tayo. Ayan ang Pub Street. Pero, gusto ko muna puntahan si Sakyan kasi baka mamaya magsara siya. Pwede naman tayong pumunta dyan mamaya eh. Ay, hindi, sige na nga dyan na tayo pumunta dyan na tayo dadaan. Kasi siya na kayang gulo ah. Excited ako eh. So ano to, wala nang tawiran dito, no? Yung tawid at your own risk na lang. Ay, oo nga, ayun o. Si ate tumawid. Tawid at your own risk lang dito. Ayan. At least meron naman akong footage. Oh, ayan, tuminto siya. Sabi niya, pag nasagasaan ko na makikita ako dun sa vlog. Ay, huminto naman siya. Oh, ito meron din dito. Ito yung malapit na sa mismong Pub Street. Kasi pag yung kantong yan, Pub Street na yan eh. So, teka lang. Sisilip lang tayo. Sana tayong makakainan dito. Nakakain tayo ng masarap. Nagpapagutom lang talaga ako. Nakakain tayo ng medyo heavy. Kasi hindi naman tayo antukin eh. O, sumura yung mga beer dito. Base sa mga nabasa at napanood ko. Pero bilang hindi naman tayo umiinom ng beer at birang-bira nga tayong uminom, eh pasensya na kayo, hindi ko mapagbibigyan yung yung gusto nyo para sa vlog nito, kahit para sa vlog nito. Ayan na, oh, buhay na buhay. I love it. Pancake, banana, chocolate, Nutella. Ayan o, fine Mexican and Khmer cuisine. O, ito sarado. Ayan, sarado siya. So, pang tao lang talaga to. Doon tayo kakain sa maraming afam para dual purpose. Busog na yung chan natin, busog pa yung mata natin. Duty free outlet. O, mamaya tayo kakain. Sisilip lang muna tayo dito sa wow, ang kulay-kulay. Ang ganda ng mga ilaw. Ang dami. O, may massage din, no? $3 only. O, massage tayo. Kasi kailangan ng katawan natin yun, eh. Ano to? Food fired pizza, Japanese food and blame. O, mamaya na tayo dyan. Ay, parang mas gusto ko dito. Parang mas maraming makakain dito.
na pagkain ha. Ay ano, ang saya. Pub Street, welcome to Pub Street. Teka lang, magpipicture lang ako ha. So nakita ko uli yung mag-asawang from Italy kanina. Tapos kinitsura nila ako, nakapagpapicture ako lang. Ano, may nagpicture sa akin. So ayun, tapos nagpagitan kami ng numbers. Sabi niya, sabi nila kung nasa area din daw ako, message ko lang sila. Sabi ko, pupuntahan ko lang muna itong hinahanap kong nagtatato, and mamaya na ako kakain ka ako. Malapit naman na ako. Ayun na yung, ay joke lang pala, hindi pa pala. 7 minutes na lakad. Kaya ko ba ito? Kaya ko ito. Parang kaya ko ito. Kunti na lang. Maganda rin dito sa side na. Wait lang, pakita ko sa inyo, sorry. Ayan. Uy, may postcards dito. Kailangan makabili tayong postcard. So, eto dito. Medyo mahaba. Sana natandaan ko yung dinaanan ko. So far, wait lang, hinahanap ko uli yung flag natin. Wala, nalampasan ko yata. Asan ang flag natin? Wait lang. Wala. Mukhang tinanggal na yata tayo sa United Nations. Joke lang. Medyo mahaba-habang lakaran pa. So far, malinis naman yung ano, malinis yung Cambodia, tahimik. Hindi, ano, I mean, when I say tahimik, hindi siya yung, ano, yung magulo na, although, buhay siya, kita niyo naman kanina yung Pub Street, diba? Buhay siya, pero hindi siya yung ano, hindi siya yung maligalig na ano, na lugar. So, malapit na yata tayo kay Sakyant Tattoo. Ayan, ang saya dito, ang daming afam mo. Kung gusto niyo mag-afam hunting, pero ayaw niyo sa Bangkok, dito kayo. Malapit na ako. I think yun na yung kanto na yan. Tapos pagdating ko dyan, kakaliwa ako ng konting-konti. Oh, ang saya, di ba? It's giving Quezon vibes. N residence. Sa PUP, pag 2N ka, pag N ka, ibig sabihin pang gabi ka. Pag D, pang dedo. Joke. Pang maga. Ito na yun, diba? Am I on the right spot? Yan yata yun eh. Ashram Preservation. Hindi yan. Okay, so nakita ko siya. Kaso, sarado na.
Tapos sinilong ko kung anong oras sila nagbubukas. Sabi niya, 8 a.m. Sabi ko, anong oras? Hanggang anong oras? Sabi niya, hindi daw niya masabi. Sabi ko, pero everyday naman. Sabi niya, yes, everyday. Sabi ko, babalik na lang ako ng Friday siguro. Kasi ang gusto ko talaga mag-swimming sa Thursday. Eh, hindi ka naman pwede mag-swim kapag ka bagong tattoo ka. So, ayun. Bahala na. Gusto ko siyang daanan. Pero baka daanan ko siya uli. Ay, hindi ko siya madadaanan bukas. Kasi may tour ako eh. So, parang sa Thursday, Friday na nga talaga. Tapos, pagka-punta ko, sa lang na, ganun. So, ano yung sakyan tattoo? So, based on my research, tawag dito, it's an ancient style of tattooing. Parang yung batok. So, ito, pakita ko sa inyo. Ayan, parang ganyan, no? Kita nyo ba? Yung tatlong tuldok na yan, na si Wang Od ang gumawa dyan. Hello, Wang Od! Hello po! So, yan siya yung nagtattoo sa akin yan. So, parang ganun din yung sakyan. Although, dapat ginagawa siya ng trained person. Most probably monk sa nabasa ko. Kasi parang binibless pa siya eh. Binibless yung... Sorry, ang gulo ba? Parang binibless pa kasi yung tattoo eh. So, ayun. So, gusto ko magpaganon. Bilang andito na rin lang ako. Tapos nakita ko siya. Nothing happens by coincidence. Where is the Philippine flag? Ba't di ko makita yung Philippine flag dito sa mga banderitas na to? Mula. Nagugutom na ako. Kakain na ako. Hanapin ko na sina. Good Lord, ano nga pangalan ng bago kong friend? Mahina kasi talaga ako sa pangalan eh. Pero yung mukha, hindi ko talaga makakalimutan yung mga mukha-mukha. Kaya pwede akong maging tawag dito, witness crime. Pero yung pangalan, medyo mahina ako sa pangalan. Sana maalala ko yung pangalan. Madali, tandaan yung pangalan nila. Binasa ko pa naman yun nung sulat. Nag-attendance kami dun sa... Gina! Oo, Gina. Loka rin po. Yes. Gina. Gina yung pangalan. Ayun. Si Gina. Hanapin ko sila dito. Tapos, mag-dinner tayo. Inom yata sila eh. Diyos ko, baka mayaya ako uminom. Di naman ako umiinom. This is a raw and chaotic vlog. With matching hingal-hingal on my part. So time out muna tayo. Hanapin ko lang yung mga bago kong Italian friends. Because I'm moving to Italy now. Check. Had dinner. I met my new Italian friends, and they had beer. I had French fries. Tapos after that, we had dinner. Ay, hindi ako umiinom pala. Ha? Baka mamaya magtataka kayo bakit di ako nag-beer. Hindi ako umiinom eh. So ayun.
Then we had dinner, kwentuhan, ganyan, palitan ng ano. Tapos tinatanong nila kung maganda raw ba sa Philippines, saan magandang pumunta. Siyempre sasabihin ko maganda sa Philippines. Sabihin ko pumunta sila. Ayun, tapos ano, nag-exchange kami ng ano. Ako sabi ko naman, tinanong nila ako, sabi niya, have you been to Italy? Sabi ko, not yet. Sabi niya, where do you wanna go? Kasi nag-suggest sila ng ano, ng mga place. Kasi I really wanted to see Positano, Italy. Yung daw Positano is parang tourist trap. So, kung gusto mo ng something like that, so, meron siyang sinend sa akin. Poligliano, basta yun. Pinitsurang ko eh. So, yun daw yung puntaan ko kung gusto ko ng medyo parang Positano vibes. Pero syempre ako naman kahit saan naman ako. Natawa nga siya, sabi ko, sabi, ano bang gusto mo makita sa Italy? Sabi ko, ano, tall Italian men. Sabi ko, if you have friends, refer me. Refer me to them. A wise man once said, lumandi ka na. Kailan ka pala landi kapag alaw-law na yung ano mo? So, ayun. Dito natin lalagay sa kabila yung camera para nakikita niyo yung mga dumadaan na motor. Ayan. So, ang ganda ng mga ano nila dito. Ang ganda ng bridge nila, no? May arco. Parang sa Sagala. Ang daming ano doon, ang daming tawag dito. Maraming foreigner doon dito sa CM Rep. Kaya lang parang ano lang siya yung parang dito lang talaga sa CM Rep. Unlike sa Thailand na parang it's all over Thailand kahit saan ka magpunta. Ito parang here in CM Rep tapos in sa Phnom Penh, ganun. Ganun lang, it's not all over Cambodia. Kaya siguro andito yung concentration ng mga tourists ganyan. Pero maganda rito as in maganda rito. Saka ngayon pagka ganito gabi, maano siya, maaliwalas at saka makulay, mailaw and mura-mura talaga. Yung kinain ko, pakita ko sa inyo ito. Ano lang yan, parang 13.95, $14 lang yun, yung kinain kong yun. Sulit na sulit, ang sarap. Hindi ko nga naubos eh. Ayan. Ngayon, busog na ako, so inaantok na ako. So bukas, meron akong Angkor Wat tour. Sila din, meron din silang Angkor Wat. Kaya lang yung sa akin, sunset. Sila, sunrise ata. Pero, malaki yung chance na magkita rin kami dun sa, ano, sa Angkor Wat bukas. So, Thursday, Angkor Wat. Tapos, Friday, free time, dito, nalagala, swimming. Kasi Friday night, alis na tayo ulit. Papunta ng other location. Ayun. Gusto kong akitin yung ano, yung ayun o, yung Royal Crown Sky Bar ng hotel. Kasi yung makita ko dun kanina, natakot ako. Iba yung napuntahan ko eh. Tatanong ko na lang sa reception kung paano makit yun. So ito meron kaming sky bar. So yung pinuntahan ko pala kanina, hindi pala yun ano, tunay na sky bar. Ito pala ang sky bar dito. Wala lang siyang tao ngayon. Pero ayan siya. Okay naman siya. And then, let's see the view. Wala. Doon yata yung view. Ayan. Ayun ang ito ang Siem Reap. Tapos doon tayo galing.
Doon. Diyan yung Pub Street kanina. So, ayan. Diba? Malinis naman yung ano eh. CMREP at saka safe. So, if you're thinking of coming here, huwag na kayong mag-isip. Pumunta na kayo. Mag-check-in kayo dito sa Royal Crown Hotel and Spa. Oh, Panala. Perfect. Ha? Okay. This is the pool area. Oh. Ayan siya. So, this is the pool area. Wait lang. Ano ba to? Ayan. That's the pool area. O, diba ang ganda? O, dun tayo galing. Dyan, sa Sky Bar. Tapos dito tayo sa side na to, yung room natin. Ayan. So, ito ang pool area. O, Panalo, diba? O, tapos papasok tayo. Ay, sorry. Mali. Mas ko maninihirapan ang gamit. Di ba ako makaka-uwi? Wait lang. Ito, pakita ko naman sa inyo yung lobby namin. So, this is the lobby. Ayan siya, oh. It's nice. Ang saya. Dapat meron din akong daddy. Hello. Nag-hello siya sa akin. Ay, sorry, hindi ko hanapin doon. So, hindi ko maandar yung elevator. Dal-dal kasi ng dal-dal. Ayun. So, yan. Parket na tayo. And, natok na ako.